你看那个人发言不好，tapos na akong mag-exercise daw po. Tapos na akong mag-exercise. Ngayon ay maliligo na ako. Wait na lang. Yeah. So, tapos na akong maligo. And, ito na yung pinakabago kong skincare routine. Ito, pinakauna kong good afternoon, vlog mom. And today is March 25, 2024. So, bago tayo mag-start ng ating vlog, daily vlog for today is, ito ko lang sabihin sa inyo na ayusin ko muna yung sarili ko and mag-ano ako. Hindi mo na ako magka-gadgets, magsa-cellphone, mag-anything, social media. So, see you na lang sa susunod na, no. Malalaman nyo lang na okay na ako. Pag nag-social media na ako. So, let's start my day. Good day. Magsusumba tayo, guys. So, wait lang ha. Kato. Oo. Mm. Napalito na ba yan? Gawin. Kutin ko yung pan. Thank you.
tapos na akong mag-exercise. Tapos na akong mag-exercise. Ngayon ay maliligo na ako. Wait mo lang. Yeah. Aries, kumari ikaw. May haunted house. Ah. Haunted daw. Sa alam mo haunted daw. Pukumindahin ka. Ah. May party. Kasi nga, ang gusto nila, para umano, sumaya yung bahay. Ganun. So, open yung party. Mm. At ibang tao. Pupunta? Saka? Ikaw nga. Oo. Para lang ano eh. Para lang maano daw yung ano. Oo. Sa bibayan. Sumaya yung kulang yan. Ang pera. Sumaya. Nataw eh. Kasi pwede yung bike. Pang-pangkain ka na. So, basta maligo and ito ni pinakabago kong skincare routine. Ito, pinakauna kong ginawa yung Radiance Glow na YOU. Tapos lalagay ko dyan yung mismong pangalan nito na Purifier Facial Foam. Ito na yung YOU skincare routine ko. Sobrang ano niya, maganda siya sa skin ko. So next natin kasi dati Cetaphil ang gamit ko pero na ano parang ang bigat sa pakiramdam ng mukha ko. So sabi ko kaya nga ang iba. Buti na lang yung sales lady doon sa SM nagpa parang sabi niya try niyo po itong YOU baka po mas maana sa inyo. So sabi ko sige nga matry nga ito. Simula nung December 2023 na tinry ko to. Sobrang nagandahan ako sa effect sa face ko. Sobrang ano niya. Talagang yung alam mo yung maano siya sa mismong skin ko. Hindi siya yung nagsistay pa. Okay. Next kong ginamit is this one, itong toner essence, pang toner, yung YOU na Radiance Glow. Next naman is yung Illuminating Serum, ayan. Napakita ko sa inyo. So after kung mag-skincare, nakain na ako and na naman akong gagawin na. Babasa na lang siguro. Or siguro makipag-banding ako. Ewan ko. Makipag-mingle sa kanila. Talamang. Okay. Ito na.
Hindi, pinaka-last kong ano, dahil wala ko ng Radiance Glow ng Advanced Day Cream, itong Deep Moisturizing Cream na lang ang aking ano, lalagay sa aking face, pinaka-last ng Radiance app. Ibang ano to, ibang series to, hindi siya yung pang hindi siya yung pang-line up ng Radiance Glow. Pero papakita ko sa inyo yan. May malit kasi umorder ulit ako nung ano yung promo nila na yung sa para sa ano po. Nalagay ko lang. Pakita ko siya next time. Yun naman ang gagamitin ko pag naubos to. Radiance up para magkaka-line up na series ko ng Radiance Glow. Ayan siya. Kasi may pre yung mismong ano ko, purify yung facial foam tsaka yung serum ng eto. Radiance Glow Active Night Gel. Maliit lang. Tapos, mayroon din silang maliit na apat. Radiance Glow Illuminating Serum. Tapos, Radiance Glow Purifying Facial Foam. Then, nakahuli is ito na nga yung Advanced Day Cream. Next time ay gagamitin ko, papakita ko na lang sa inyo dyan. Lalagay ko naman dyan sa mga description, sa mga sa gilid ng vlog ko. Yung mga bawat pangalan ng aking YOU skincare. So, tara, kain na tayo. Medyo late na akong kumain ngayon. Late na kasi ako umano. Nagising, tapos nagsumba pa. Tapos naligo pa. Wala ako sa timeline. Vlog kami. Dati may timeline ako. Pero ngayon, talagang tulog ang ginagawa ko. Ngayon, me time kasi ako ngayon. Me time. Naayos ko kasi sarili ko. So, lalagay lang konting pulbos sa aking mukha. So, mamaya na ulit, guys. So, tapos na kami kumain ng lunch and all. Nanonood kasi kami kanina ng tawag doon. Abot na kamay sa pangarap na yun. And yung Lilith Matias Attorney at Law. So, yun yung pinanood namin. And kakapasok ko lang ng kwarto. So, ano nga ba ang gagawin ko ngayon? Magbabasa-basa muna ako ng aking mga libro and makikinig ng music. Yun lang naman ang aking gagawin. So, mamaya ulit may gagawin ulit tayo. So, abangan nyo na lang yun. Next time ako mag-story time and maraming nangyari sa akin this past few weeks. So, abang-abangan nyo na lang. And just comment down below kung may ma-i-suggest kayong pwedeng panoorin ko or kahit ano. Kung mayroon kayong katanungan about me, about my hamsters and
all things, just comment down below. Okay? Mamaya ulit. So, yun ang nangyari. Nakatapos ko lang ng volume 1, part 1 nito. So, volume 1, part 2 na ako ng project. Swollen yung eyes niya isa. So, possible meron din siya ng infection dito. Medyo may magari ito. Ayun. Bukas, tatry ko mag-vlog ng kaunti doon sa kapunta sa jet cleaning. Kasi ang gagawin na namin is nabay ka doon. Is pag-confine na namin doon sa vet clinic na yung beds in practice. So, ayun. Then, next naman gagawin natin ngayon is manunod lang kami ng horror. Yung Fear the Walking Dead. Nalagay ko dyan. Fear the Walking Dead. Ngayon pa lang napanood sa akin. And so, see you tomorrow. Vlog fam. Bye. Good night na. Tutulog na ako. Bye. Hindi pala. Mamaya pala akong tutulog. So, see you tomorrow na lang. Delikado na po siya masyado. Dapat itanggalin, tanggalin. Tulungan ko niyo pa po sa action man sa Dinalogin at Angeles Pan Engineering Office. Paliwanag nila kung bakit natagalan ang pagali sa lugar. Isa po sa mga naikonsidera din kasi yung panahon ng kabulan, kaya hindi mo namin naiangat dito yung truck. Eh man, yung papayla ko po yung isang ilaw. No? Sa pagitan po ng naka-aksidente at saka ho nung biktima. Kala ko pag lumamin yun. Hindi raw makaka-apekto sa kaso ang pagali sa truck sa lugar. Nagkaroon na po ng assessment yung buong lokal na pamanang po ng bayan ng Dinalupian para po matanggal yung baang news. At nagpag-order na rin po ang engineering office. Kasi kaya dapat din nag-sorry nila kayo. Kung isang taon na ba umuulan? Sa aming ibang sa pangungulan, ang Dinalupian Bataan Principal Engineering Office. Okay, paano pag naubos yan? Saan ba bumibili na yan? Ganyan sa Watson. Nako! Ito ang PNP, TPSO, MDRRMO, ang Penelco po, ang aming electric company. Kasama po ang aming head ng motor pool. Napagtulong-tulungan po na maayos po na natanggal doon sa kamayan. Ganyan naman pala. Labis namang nagpapasalamat ang mga apektadong residente. Mission accomplished tayo mga kapuso, para sa inyo mga sumbong, ipagaling naman. Kaya isumbong pa sa ganyan? Hindi, pag umamis ng gano'n, hindi pa matapang naman ba yun? Para palpak ka lang. Mami, si Nani, hindi nagsumba ka niya. Wala siya, nagsumba. Pasipi. Well, dama na ang pagdami na ating mga kababayan no, dito sa NAIA Terminal 3. At tayo naman po sa pamunuan ng NAIA ay handa sila doon sa inaasahan na pagbuhos ng tao na babiyahe sa iba't ibang probinsya at maging sa ibang bansa. Inikot kanina ng ka-opisyal ng DOTR at MIAA ang Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Tinignan nila ang mga check-in counter, x-ray machines, toilet at pre-departure area. Contractor to si Dobby. Ma, pakipatay. Sara mo na yung blinds. Baka na nakakataan bukas pa. Sa ano po? Sa Thailand. Sa Thailand. Kamusta naman ang check-in experience mo sa pabilis? Nag-online check-in.
Inaasahang na sa 1 milyong pasahero ang dadaan dito sa Naiya ngayong Semana Santa. Departure man yan o arrival, mas marami raw yan kumpara sa mga pasahero nung nag-lotion ko naman ang paa. Opo. Ng Transportation Department na maganda ang karanasan ng ating mga kababayan sa kanilang pagdaan sa Naiya. Pero sa iba pa sa isip ng ilang pasahero, ang napaulat na surot na nangangagat ng mga pasahero sa Naiya. Hindi na natatakot tumuko. Wala na. Kaya nandito kami sa ano eh, sa plastic na chair. Kasi nung kanina, na ano, naisip ko baka ano ha, baka natin mo kaya. Patuloy naman ang hakbang ng pamunuan ng Naiya para mapaganda ang serbisyo nito. Lalo na pag nag-start na yung operations ng private sector, lalo pong papagandahin, mag-i-invest sila ng more funds para maayos yung mga facilities natin. Kasama rin daw sa ayusin ng traffic papunta sa Naiya 3 na kailangan ng direct access mula sa Skyway, pati pagdadagdag ng immigration counters. Babawasan din daw ang mga upuan sa arrival section ng paliparan para mabawasan ang nakatambay na dahilan din ng pagsisikip ng paliparan. Paraan daw ito para maiwasan ang mga salisi o pagnanakaw kapag nalingat ang isang tao. May pakiusap din si DOTR Secretary Jaime Bautista sa mga sumusundo sa Naiya. Siguro kung pwede, huwag naman masyadong marami yung sumusundo. Normally, kung minsan isang tao yung susunduin, pero 10 yung mga family members na sumusundo, kung minsan hindi rin magkaroon ng congestion dito sa airport. Mayor, paalala ni Secretary Bautista sa ating mga kababayan, mag-ingat doon sa nagbebenta ng mga peking ticket online. Kailangan na bumili lamang doon talaga sa mapagkakatiwalaan o na mabibilhan. At ganoon din, may paalala siya doon sa ating mga kababayan na dumating sa oras, 2 to 3 hours ahead of time, para naman po hindi sila maiwan ng kanilang mga flight. Mel? Magandang mga tip yan. Maraming salamat sa iyo. Sandra Aguinaldo. Delayed na biyahe sa mga pantalan ang tila maagang penitensya naman ng ilang pasahero sa Manila Northport Terminal. At nakatutok doon na si Marisol Caraman. Marisol? Pia, lalo pang dumami ang mga pasahero dito sa Manila Northport Terminal ngayong araw na pauwi sa kanilang mga probinsya. At gaya nga na nabanggit ko, Pia, abay tila penitensya nga ito sa ilang pasahero na nakansila ang kanilang biyahe na dapat sana ay kanilang umaga. Para di sumabay sa dagsa ng mga pasahero na sa Manila Northport Terminal na si Sir Julie Bitoon at Limanyang Anak, alauna pa lang ng madaling araw. Kaya ikinugulat niyang kanselado pala ang biyahe butungan na dapat kanina umaga aalis. Ibigay-bigay lang po, doon ko lang po din nalaman no, na nagbago pala noong 29 nung dumating na mga